Good day mga kakwa. For today's video, meron tayong bago. To. Tara na, let's go! So, ito nga mga kakwa, no. So, nakitan lang ako dito. Danyos. So, 4 pieces to, 75 pesos kay ate. Yung pumupunta dito sa amin na taga Bataan pa. So every Saturday and Sunday nandoon siya sa lugar na sa may park sa amin dito sa Olongga po. Nagbenta siya ng mga ganitong isda. So in addition lang kasi meron tayo dito niyan sa ating grow out. Kaso kulay green na lang yung natira kasi may nangursunada noon na swinap ko siya sa mga item na for fishing din. Tsaka yung iba, swinap ko rin sa mga strains ng guppy. So, sa ngayon, hindi ko makita yun kung nasaan ba siya. So, basta't kulay green yun. So, ayan. I-acclimate muna natin. Yatin bago nating alaga. So, dyan muna siya. Ang acclimation ko is, nagtitake lang naman ng masiguro 3 minutes. Once na makita ko na nag-moist, yan, ganyan. Nag-moist kasi yan. Kung mapapansin nyo yan, mamaya yan, maputi na sa moist yan. Pag ganun, ayun na, tatanggalin ko na. So, ayun, nakita ko na yung isa natin, no? Na danyo. So, nandirito siya. Ayun, no? Ayun, yung danyo natin. Ito. Ayan. A few moments later. So, ito na nga, no? At atin na nang itatransfer to. Ating mga fishes. So, yun. So, pag ganon, medyo groggy yun. Mag-groggy yung ano nyo pag ganon kayo magbukas. Mag-groggy isda nyo. Syempre, may impact yun sa kanila. Pero sa akin kasi, okay lang sila maganyan. Hindi naman makaharmful. So, ayan na. Transfer na natin. Ayun, una na lumabas yung green. And then yung pink, tsaka yung yellow. And then, syempre, yung isa natin. So, ayan na. Malinaw na, malinis na. Dito na sila sa ating grow out. Ayan. So, mabilis ang review lang tayo dito sa mga danyo, no. Ito mga danyo na to, matutulin talaga to eh. So, makikita nyo, ayan sila. Oh. Ito yung blue. Ito yung yellow. Then, ayan. Ayan yung green. So, panigurado, gustong gusto ni Mrs. kong green. Kasi, paborito niya yung color green. So, ayan. Talakihin natin. Kagandaan dito sa danyos na to, ayan yung green. Kagandaan dito sa danyo na yan is once na makita nila yung isa't isa, magsasama-sama na yan. So, kagaya nyan, o, diba? Magsasama-sama na sila. Ayan, yan na silang apat. Pag naita pa nila yung nauna kong danyo dito, magsasama-sama yan. Yung nakagandahan sa kanila, hindi sila hiwa-hiwalay. So, update lang dito sa aking, ano, hobby. Backyard hobby. So, ayan. Ito nga pala yung aking mga EBM, no? Ayan na. So, medyo malalaki na ang aking mga EBM. Napakarami yan. Ayan, no? Ayan. Hi, mga EBM. Soon, pwede na tayong magbenta nyan. So, nag-tribe naman sila yung EBM natin dyan. Dito, natutuwa lang ako kasi nag-harvest na ako nung mga, ano, so, bali dito ko plinant tong mga guppy grass. Tsaka dun sa aking shrimp. Nagplant ako ng guppy grass dun. And then, yun, lumalago na. So, binibigyan ko lang ng time na lumago. Hindi ko sila ginagalaw. And then, ayun nga. Parang yung duckweed dito. So, na-picture ko na rin to dun sa isang video, yung duckweed. So, pansinin nyo yung duckweed dito makapal na. Pati ito, nilamon na ng duckweed yung ating branch dito. Yan o. Yung kahoy. Yan. Then, ito, humaba na yung ating laki plant. No? So, nag-bend na siya papunta rito. At nagmukha na siyang, oh, ayan. Ganda na natingnan. So, green. Yung duckweed, sobrang dami. Ang bilis nilang dumami. So, pansinin nyo dito ngayon. And then sa susunod na mga video ko, hindi na natin yan makikitang ganyang kalinis yung tubig niyan. Malamang yan sa malamang, puro duckweed na yan.
So dito, bisitahin natin, no. Ito is hindi pa rin naglalabas ng kulay yung aking mga RDSS, mga late bloomer ata to. So ayan, yan yung father ng RDSS ko. Then yung mga fry niya is wala pa rin color hanggang ngayon. So naunahan pa silang magka-color nung ito. Yung nandirito ko, yung ribbon. Yung mga babies na ito is visible na yung mga kulay. And then syempre itong pea dirt natin dito. So ayan, pea dirt. Yung mga fry ng pea dirt natin is napakagaganda ka mo. Ayan o. Kita nyo? Yung mga fry, may kulay na agad. So, pure pea dirt yan. Nagkaroon na. So, itong pea dirt na to is, I think, 4 pieces lang ito noon. So, ngayon, ito na sila. Ayan. And then, itong albino full red ba yan? Ayan. Full red natin dito. Full red. Ang ating full red. So, hindi na makita kasi maaraw. So, ito yung ating mga pea dirt. So, mabilis lumaki mga pea dirt, no? Soon, pwede na tayong magbenta. Tapos, dito naman, sa ating albino, blue topaz. So, dating tatlo to. Kung napapansin nyo, nandito yung aking kal. Yung may red na halo. So, dahil kal nga siya, hiniwalay ko na siya kasi hindi siya maganda tignan. So, albino blue topaz tapos may red. So, pure stray naman siya pero kal. Kal lang siya. Uncommon. So, ayan. So, ipasilip ko na lang din to bago mag-overheat yung aking phone, no? So, nararamdaman ko na mainit siya. So, ito yung aking project malakihan. So, hindi ko in-expect na magta-thrive yung mga fish dito. So, dito ako naglagay ng, yung walo. Yung isdang walo. Comment nyo sa comment section kung alam nyo yung isdang walo. Para siyang, tilapia na maliit. Then, nandirito din yung aking 4 pieces na hammerhead shark. And then, nilagyan ko to ng platy. Eh, hindi ko in-expect na yung platy is magta-thrive. So, napakarami ditong platy. So, hindi ko na mabilang talaga. Ayan. Yan, napakarami may platy pa dun. Nag-thrive yung platy rito. Ang kaso nga lang dito is may namemeste na peste na to. Parang tipaklong kumakain ng aking water lily. So, yan. Yan lang nagiging problema ko kaya nagbubutas-butas yung aking water lily. Pero, bukod dun, wala na. Wala na akong dito. So, ito, hindi ko na pinapakain to. Bihira na lang. So, bali, self-sustain na to. Parang ecosystem na. So, sila nang bahalang kumain dyan. Since may water lily naman, kaya okay naman siya. So, ayun lang naman, no, yung aking mabilisang update doon, no. So, paki-like and subscribe na lang sa channel. And yun dito sa video, paki-comment na lang kung anong gusto nyo i-comment. Bahala na kayo. So, hanggang doon na lang muna. And see you sa susunod na video. At peace out!